At para sa detalye pa at mga tanong nyo sa pagpatupad ng no window hours policy ng MMDA sa malangay araw, bakasin po natin live sa studio MMDA Chairman Thomas Orbos. Good morning po, Chairman. Morning, morning, GM. Sir, ma'am. Good morning. Good morning, morning, morning po, Chairman. Okay. Yung practice last week, kamusta ho yung assessment natin doon? Ilan yung mga pasaway? Although practice lang to. Yes. At ano, nakita niyo ba talaga na may pagbabago sa meron no kami mga meron no kami mga traffic counters in certain parts in EDSA and C5. Lumalabas ho na dati tumatakbo tayo ng 1 hour 27 from Monumento to Roas Boulevard. Nung tumakbo tayo nung October 12, naging 1 hour 16, so there was a difference of about 10 minutes plus. Okay. No? But ang sinasabi ko, yung sinabi kong 3 minutes was just in one area. If you look at in one particular time, if you look the whole day, bumabaho tayo ng mga 10 minutes. No? So that was for October 12, October 13, okay pa rin ho, gumanda pa ng konti. And then nung October 14, ho, nagkaroon yung mega sale doon sa dalawang big malls. No? May sale sa dalawang malls, at tapos meron pa tayong payday. Right. So medyo bumigat doon. May bonus pa. No? Bumigat, but nakausap po namin yung mall manager ng SM, Mega Mall. Ang sabi niya, maluwag for a particular day na gano'n, na meron silang mega sale. So, tingin ko naman, no, it was working and people cooperated. Ang naging ano lang ho namin, experience, bumigat sa mga secondary roads. And we're trying to correct that in time for today. Hindi nyo ba lalagyan ng coding din yung mga sale? Eh, kasi Christmas ngayon. Starting November 1 ba? Na wala nang weekdays. Meron po. Meron no kaming no weekday sale. No weekday sale. No delivery for the whole day until 11. Only 11 o'clock to 5 a.m. the next day. Okay. At tanong ho, may iba bang magpa-participate pa na lungsod dahil baka magkaroon ng kalituhan eh. Like sa Pasig, may sarili silang number coding doon. Paano na? Mag-uusap po kami ngayong alas 10 ng umaga with all the mayors to assess what happened. Hopefully, maganda and kung ano man ang deklarasyon, we'll let everybody know kaagad. Ano ba yung ano nila? Bakit medyo nag-aatubili pa sila makibahagi dito? Hindi ko kasi rin napakadali to come out with a cohesive guideline para sa 17 LGUs. No? Napakahirap po yan. At natutuwa nga ako na immediately nung hiningi ng Interagency Council on Traffic yan sa kanila, last week, immediately binigay naman nila. So, siguro ho, pag nakita nila, lalo na nakita nilang successful ito ngayon, they may just add some more areas. Okay. Ang tanong ho, meron ho bang mga exempted? Kasi yung dating coding, doktor, senior citizens, medyo napapagbigyan pa. Citizen. So, ngayon, sa policy natin, Ang general guideline, no, there is no exemption unless you ask for one and unless you are required. You are covered by that. So sino-sino lang ho yung pwedeng mag-apply for exemption? Yung mga doktoro, definitely. That's one sector that we need to consider immediately. But kung pwede lang sana, humingi sila ng... Ang nangyayari ho kasi pinapakita na lang nila yung card nila eh. Mas maganda ho sana, pumunta sila sa amin and we will grant them the necessary. Media, hindi exempted, ah? Except po yung yung may mga tatak. Opo, opo. Pero kunyari, pribadong marked vehicle, ano, mga marked vehicle. Mag-a-apply ka pa rin ng exemption. At wala namang bayad ata yun eh. Wala, wala. Magkano ba yung bayad? Magkano ba multa po pag nahuli? At saan magbabayad nga pala? Sa amin, sa amin. Magkano? Although may online. Kunyari, hinuli ko ngayon sa kalsada. Oho. Paano gagawin ko? Punta ko kayo sa amin or there is an online facility also. Pero sir, paano yun? Diba, 300 pesos, di ba? Oo nga ho, inihingi ho namin na taasan kasi yung 300 eh. Ang multa, baba. Mababa. Saan mo ipi-place? Based on a 1997. Saan niyo po ipi-place, sir, yung no contact apprehension? Ay, oo nga ho pala. So, paano ipagre-reconcile yun? Maganda ho yung tanong niyo yan kasi akala natin, usually, pati naman ako nung araw eh. Pagka no coding dito ka sa tatabi ka dito sa para hindi ka makita na enforcer dito. Correct. Meron no tayong camera, makakapture kayo noon. So, pag renew ng ano niyo? Hindi ho, within 8 days, we will send you the notice. Yes. Pero ngayon ho, sa coding, sisitahin ka, and then, ano ba yan, may ticket-tiketan? May ticket. 300 lang, 300 lang. Yes. We're trying to increase it to 500. Hindi mo dapat i-surrender ang anumang lisensya. Wala nang ganun. Wala. Chairman, pakita lang namin yung kubaw. Ayan, lumabas na ako, pero inabot ako alas 7 sa EDSA. Paano yan? Dahil sa traffic na rin. Ayan yung EDSA kubaw. Lumabas ako, wala pang window period. Ay, inabot ako ngayon dyan sa kubaw ng traffic na ganyan. Inabotan ako alas 7. Paano na? Dapat umalis kayo alas 3. Alas 3. Alas 4. Ang ano naman, itong new window is just one scheme that we need to
have with other schemes that we're going to come out. At saka hindi ito solusyon, no? This is just a reduction measure. Mm-hmm. Yung solusyon, no, will be with the infrastructure, with all the things that we're that pero yung solusyon na ito, mag-araw-araw ho, and sa kubaw na yan, maraming terminal ho kasi dyan. May solusyon ho dyan, pero baka ho, hindi ako yung tamang tao na magsasabi yan. So yung no window hours, isa lang sa mga paraan ninyo para maibsa ng traffic yun natin? Yung walang hukay beginning November, yes, sa mga utility companies, yung sa malls. And then yun nga, o, yung sa eskwelan sana, ba't hindi nga ho pumayag ang DepEd? We're looking at individual private schools to talk to, baka sakali. Nako! Good luck! May ari ba ako ng eskwelan? Good luck sa ate dahil paparating na yung holiday. Nagkakapit ka rin. So yung senior citizens nga, paano ba yun? Mag-apply yun. Mag-apply lang ho. Of course, definitely, pag senior citizen, no? Bibigyan naman natin yan. So dapat pag nahuli nyo, kasama yung ano, yung senior citizen? Laging kasama si Lolo tsaka si Lola. Hindi, kasi halimbawa, paano kung may exemption na matapos? So ganito, ang scenario mamaya, pag nahuli ka, ang diretso ko na MMDA. Well, titikitan ka na eh. So, ticket. Tapos, sige, manawagan po tayo sa mga... Pasensya na ho kayo, mga kababayan. Talagang kailangan namin gawin to. Masakit man, mahirap man, but you know, kailangan ho natin pagtulong-tulungan. Konting tease na lang ho. Total Pasko talaga, bibigat at bibigat. Alam naman ho natin yan. Ingat lang tayo dahil yung 300 plano itaas, baka mamaya itaas na sa usapan. Baka ho. Huwag naman. Okay, good luck ho at God bless. Yun ang kailangan nyo ngayon. Thank salamat, you, MMDA Chairman Thomas Orbos. Thank you, sir. Thank you, sir.